Huli pong pahayag na itong si Puraluca Vega dahil nga napakarami na pong mga syudad at probinsya na sunod-sunod yung mga malalaking probinsya na yan na nagdeklara bilang persona non grata dito nga sa drug performer na ito. So ang kanyang banat, dagdagan nyo pa daw. Ibig sabihin, yung mga nagpaplano rin na probinsya or syudad na siya ay ideklara bilang persona non grata, go ahead daw. Parang nandidare pa etong si Puraluca Vega. Okay. Pati daw yung mga kaso or planong sampahan siya ng kaso ay idagdagan pa rin daw yung mga yan. Dagdagan nyo pa daw. Yan po ang pinaka-dare na itong si Puraluca Vega na napakaliwanag na wala talagang pagsisisi sa kanyang mga ginagawa. At bukod nga dyan, patuloy pa rin po, tuloy-tuloy na ginagawa niya itong mga ganitong klaseng performances. So tuloy-tuloy din po yung panawagan ng mga netizens para ideklara siya bilang persona non grata. So wala talagang patutunguhan ito. Pag nagkataon ay baka nga buong Pilipinas kung patuloy na magmamatigas etong personality or etong performer na ito, baka buong Pilipinas siya po ay ideklara na bilang persona non grata. Mahirap yan. Okay? So may kaso, ang pagkakaalam ko, dalawang kaso ata yung kanyang kahaharapin. At mahirap yan. Diba? Mahirap po yan. Kailangan talaga ng pera. Kailangan ng suporta. Financial support. Yan po ang panawagan niya ngayon sa mga netizens, sa kanyang mga followers. So tignan natin kung merong mga followers, mga taga-suporta na kahit papano ay magbibigay ng konting tulong dito nga kay Puraluca Vega. Ito po yung balitang yon. Drag queen Puraluca Vega is asking the netizens for financial support amid the charges he's facing from two different charts groups. So ito'y dalawa pa lang po na nagkaso. Yung isa ay sa City of Manila, nasa Manila mismo yung grupo na yon. Yung isa hindi natin sigurado kung saan, pero yun nga, nakadeklara na rin siya na persona non grata sa City of Manila. Paano daw niya haharapin yung kaso na yun doon sa isang court sa Manila? Abay, pwede naman yun. Dahil ang ibig sabihin naman ng persona non grata, hindi ka welcome, pero makakapunta ka pa rin sa lugar na yan. Anyway, yun nga, nanghihingi ng suporta. At mukhang, eto, Puraluca Vega launches a fundraising to finance his court appearances. So meron siyang magiging fundraising. So kung nakikita niyo po yung mga nagva-viral na mga videos na itong si Puraluca Vega, nakikita natin may mga supporters, may mga naghihiyawan, nagsisigawan. Ironic, dahil mukhang merong nag-i-enjoy sa kanyang mga palabas. Dahil yun nga, matagal na naman daw itong ginagawa na itong si Puraluca Vega. Ngayon nga lang napansin dahil meron ngang isang nag-viral yung ama namin niya ng performance. Pero yun kayang mga naandyan na nakikihiyawan, nakikisigaw, okay, tuwan-tuwa sa mga performances na itong drag queen, yan ba ay mga handang tumulong? Yan ba ay handang mag-support sa kanya financial? Titingnan natin. Dahil siguro yung mga drug performers din, ibang drug performers, baka supportahan siya. Natural yun. Pero yun nga, abay, siguro yung mga supporters niya, malabo, hindi lahat ay pwedeng sumuporta, diba? Nako, nakakaawa rin kahit papano. Dahil nga, totoong kailangan talaga ng finances o ng pera pag may mga ganitong kahaharapin kaso. Kaya good luck kay Puraluca Vega. So, ang tanong natin ngayon, madadagdagan pa ba yung mga lugar na nagdeklara sa kanya bilang persona non grata? Meron pa bang magsusulputan ng mga grupo para siya rin po ay kasuhan? Bukod siyempre sa Senado na pinag-uusapan na rin na sampahan siya ng kaso. Kaya napakahirap. Sobrang hirap ng kalagayan ngayon ng isang Puraluca Vega. Pero yun nga, i-enjoy mo lang yan na sa ngayon, ikaw po ay sikat sa negatibong paraan, pero sikat pa rin. Diba? Pero mahirap.